Hi, so good afternoon. Once again, it's me, Reggie Manghas, your masterclass teacher, and welcome to my YouTube channel. Okay, so sasagutin ko lang yung mga tanong sa akin, no? So dito po sa the A, okay? So, or the answer, right? So, now, na-confused lang kasi ako. Okay, so may isa or tatlo or apat na natawag na sa akin ng idol. Okay, so idol. Ang pagkakaintindi ko nga doon is idle. So, o siguro medyo nakamali lang siya kaya sinabi niya hindi idol, it's idol. Okay? And then, of course, na-confuse ako kasi sabi ko, bakit idol? Okay, so siguro ito yung mga bagong word na ginagamit ng mga millennials ngayon, no, to describe na yung tao na hinahangaan nila. So, kasi nag-comment sila. And then, of course, sa messenger din, okay, nagsabi ng idol. Okay, sabi ko nga, idle. Ano nga idle? Di ba ganun? So, yan, okay. So, yung pagkakaiba kasi nila, actually, ano ba ang tama? It's idol or idol. Okay, so ang pinakaiba nila is that bukod sa spelling is makaiba sila ng mga ibig sabihin or yung mga meaning niya. Okay, so kapag sinabi kasi natin na idol, it's a adjective to describe yung mga something na hindi ito gumagalaw or walang paggalaw. Like for example, yung tao. Diba, yung tao is that walang ginagawa. So, ikaw ay walang trabaho, ikaw ay nakahiga. So, it's idol, no? So, it's idol. So, like yung mga gamit na nakahinto o walang ginagawa, tulad ng sasakyan, washing machine, diba? So, yo, it's idol to describe yung something na walang paggalaw or walang ginagawa kung ito ay mga bagay, ano? So, yun po ibig sabihin ng idol, right? And on the other part, on the other side naman, o parte naman ng ating talakayan ngayon, ang ibig sabihin naman ng idol, syempre alam naman natin yan, idol is hinahangaan mo. So, isang tao na hinahangaan mo tulad ng yan, bartender, so flirtender. So, meron din tayo dyan ng mga basketball stars, diba? Hinahangaan mo kasi artista siya. So, hinahangaan mo siya sa music. Ganyan, idol mo siya. So, it's idol. Okay, isang tao na hinahangaan mo. So, yun po yung pinakaiba nila. Again, pag sinabi natin na idol, ito po is that yung walang paggalaw or nakahinto. At pag sinabi naman natin na idol, ito po yung tao na hinahangaan natin. So, yun po ang pagkakaiba ng idol and idol. So, dapat po ang gamitin po natin kapag po ang isang tao is ating hinahangaan is idol, not idol. Because kapag idol, nakatambay yung tao na inyong sinasabihan ng ganon. Okay? So, yun lang po. So, sana nasagot ko yung inyong mga tanong and sana is that maging leksyon ito sa atin na gamitin natin yung mga dapat natin gamitin ng word to describe natin yung mga isang bagay o isang tao na i-describe natin. Okay, so maraming salamat po once again guys. So thank you very much for subscribing to my YouTube channel. So Reggie Manghas Official. Of course, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe to my YouTube channel, Reggie Manghas Official. And sa akin pong Facebook page account, Reggie Manghas Official again. So thank you very much. So bye-bye.